Oh, di ba? Kaninong buhok yan? At sino yan? Feeling artista yan! Sa sobrang init ng panahon ngayon, pati ang buhok ko, init na, aba, nangangati! Ang sabi ng buhok ko sa akin, hoy, ang buhok mo, ngarag na, kailangan mo nang pagandahin at kinukuto ka na. Pagdating ko sa parlor, ang tanong sa akin, ano pong maipaglilingkod ko sa inyo, madam? At ang sagot ko naman, nagpunta ako rito para magpapangit. Aba, syempre, nagpunta ako rito para magpaganda. Nakakaloka ka! Ah, sige, maganda naman ako. Bawasan mo yung ganda ko. Aminin natin lahat. Nagtatrabaho tayo araw-araw. Nagkakanda kuba. Pagod na pagod. Aba, kailangan din nating bigyan ang sarili natin ng reward. Di ba? Hindi porket nagpaganda ako, aba, marami na akong pera. Alam nyo naman ang mga Martes, di ba? Actually, inutang ko lang yan. Umutang para magpaganda. Aba, hoy, gumising ka. Aminin nyo, sobrang sarap magpakalkal ng buhok, di ba? Nakakaantok. At ang tagal maghintay ng oras. Nakatulog na ang lola nyo. Nising na ako para lagyan ulit ng gamot. Hindi ko alam kung ano yan. Pagkatapos ng ilang minuto, binanlawan ulit. Sandali, sandali, ang ilong ko mapapaling. Mahal yan. Charot lang. Natural beauty yan. Kakaloka kayo. At syempre, pagkatapos banlawan, ayan na naman, may gagawin na naman sa buhok ko. Syempre, push lang para mamatay na yung mga kuto dyan. Saglit lang, masakit. May galit ka ba sa akin? Kung makasuklay ka sa buhok ko. At syempre, alam nyo na, tumatanda na ang lola nyo. Marami na siyang puti. Sige, kulayan mo para hindi magbukhang matanda ang lola mo. Sa sobrang tagal na pagpapaayos ang buhok ko, aba, nakikain na ang lola nyo. Ang kapal ng mukha. Actually, may binyagan at birthday ata sa tabing parlor na yan. Total, gutom na mga bakla, kinapalan na ang mukha para kumuha ng pagkain dyan. Kakaloka. In fairness, masarap yung mga pagkain nila. So ito na yung kinakakatakutan ko. Yung pagpaplansya ng buhok. Maalala ko noon nung hindi pa uso ang riband. Yung kaibigan kong si Prilinda Echeverre lang ang nakaka-afford magpa-riband. Kasi maalala ko noon, 10,000, napakamahal. Siyempre, wais ang lola nyo, nagpa-riband din. Bumili ako noon ng gamot na mumurahin lang at nanghiram ako ng plancha. Total, may kaibigan akong boksingero. Oh, Natasha, ikaw to. Total, may lalaki ang muscle mo at para may silve, ikaw ang magplancha sa buhok ko. At maganda nga ang kinalabasan. Oh. Ang parlor na ito ay matatagpuan sa Mabini Street, San Gregorio, Santa Rosa, Nueva Ecija. Tapat na kanto ng INC. At pagmamayari ito ng aking kaibigan na si Glenn, kung kilala nyo. At syempre, siya din ang gumagawa at kasama niya dito si Sam. Kaya kung gusto nyo magpagawa, go na! Ops! At syempre, dito mo makikita ang ganda ng riband. Yung paggising mo, kinaumagahan. Oh, check natin, tingnan natin. Baka mamaya kumulot. Ang salamin, nasaan? Mirror, mirror on the wall, who's the fairest one of all? Oh, panalo, diba? Walang kulot. Pak na pak ang gawa mo, mama. Maganda siya. Ang hindi lang maganda yung mukha ko. Teka, nasan ba yung mahiwagang salamin ko? Hindi ko makita. Salamin, nasan ka? Kandahilo-hilo na ako kahanap. Wala! Nakakaloka!
Vec, Vec, baka yung buhok mo makulot. May stress ka kahahanap sa mahiwagang solomin. Nakakaloka. Saan ko ba nailagay yon? Nilagay ko lang kagabi dyan sa may table. Ngayon, ala na. Magpakita ka na salamin para hindi kumulot at ma-stress ang buhok ko sa'yo. Oh, ayan. Nakita ko na. Oh, diva. Ang ganda-ganda ko sa aking mahiwagang salamin. Salamin na may filter. Nakakaloko, diba? Ang ganda-ganda ko. Nakakaloka. Osha, maraming salamat sa iyo, Glenn. At napaganda mo ang buhok ko. At kahit papano, may maganda naman sa akin. Osha, kung gusto niyo magpagawa at magpaganda ng buhok, bisitahin niyo ang kanyang parlor sa may Mabini Street, San Gregorio, Santa Rosa, Nueva Ecija. Thank you for watching. I love you all.